Welcome to our palace! Ha? Asenso na kami! Kita niyo naman. Bro, kaya tagal natin nawala. Ang tagal natin nawala kasi nirenovate natin to eh. Dahil ang dami ng ano eh, ang haba ng pila sa labas, hindi magkasya. Yung alak pa natin, wala pa rin nababawas oh. Oh, siyempre. Kasi bago, dami, bago lahat yan. Bago lahat yan, bago lahat. Alright, welcome bros to bro. Another edition of the Bro Show. Of course, I'm Richard Del Rosario. I'm Jason Webb. Yeah. At si Miko Halili. Ay, hindi. Baka kalahin nyo, wala dito si Miko. Nandito, kinain itong katabi ko. Beau Belga, mga bros, guest natin dito ngayon. At syempre, marami tayong mapag-uusapan dito. No? Of course, tuwan-tuwa kaming tatlo. Mm-hmm. At nakapasok tayo sa semifinals. Ayun. Yes. Diba? Yan, kaya no? Naman natapos na. Ah? Yung construction nito. Yes. Kung hindi na lang pumasok sa series. Nagkaroon ng budget. Wala mangyayari. Oo. At otherwise, itong background natin, Boracay na naman. Bro-rakay, di ba? Ayoko sa Boracay. Ako rin, ayoko pa. After the conference, pwede. Pwede. Di ba? Pagka may nanalo na sa atin. No? And anyway, bago natin pag-usapan yung playoffs, dahil mainit na topic yan eh. Uh-huh. Medyo light muna tayo. Yeah. Light muna tayo. So, pag-uusapan natin, oo. Umaartista na itong katabi natin. Oo, umaartista na. Biruin nyo, makikita mo. Sa court, kontrabida. Sa TV, komedyante. Komedyante. Oo, syempre. Yung bagong show nila, Bo, yung No Harm, No Foul. Yan, yeah. Malapit na yan. Bo, ano ba role mo dito sa No Harm, No Foul? Ano ako dito? May food court ako. Tendero ako ng Topsy. Pagkain pa rin? Eh, doon tayo kilala. Tendero ka ng Topsy. Ah, talaga? Naka-food court siya. Ah, ganun? Ayun. Tapos, player ka pa rin. Naglalaro pa rin kayo dito. Naglalaro din. Sino-sino ba yung, ano, sino-sino ba kasama dito sa, ano? Si Gary David, si Willie Miller, tsaka si Kiefer sa mga basketball player. Yun yung mga, ano, mga regular doon. Tapos, masaya yan, ha? Si Ogie Alcacid ang pinakaano. Aba, okay, ha? Tapos, sino ba? Director? Si Direk Randy Santiago. Randy Santiago. Oy, Benji rin. Nandiyan, no? Benji para. Guess na. Nag-guess na si Benji. Hindi, si ano. Si Benji Santiago tsaka si Jolly Escobar. Ah, ganun? Ano sila yung parang guest commentator. Comment sila ang commentator. Ayun. So parang may talagang larong nangyayari dyan. Meron talaga. Meron. Oh, sino naman ang ano? Sinong kalab team mo? Wala. Ah, ha? Wala ka collab team. Yung iba may collab team, walang collab team. Si Kiefer, si ano eh, si yung Sophia Alberts. Ah, okay. Si Gary, si ano, si Valin. Okay. Tapos si Ogi. Si yung Yula Caballero. Okay. Tapos si may gusto rin si Tuesday Vargas kay Ogi. Bakit ikaw wala? Oh, hindi ka ba nagalit na, no? Hindi, kami ni Willie Miller dito talagang tagapagpatawa lang. Sayang. Alam ko kayo magka-love team ni Willie. Oo, naasahan pa naman natin. Wala ka bang kissing scene dito sa No Harm? Bawal daw yun. Ha, bawal? Sinasabi misis mo. Dami sa hindi. Kamusta naman, ano? Kamusta naman ang buhay artista? Medyo nakakapagod sa una. Okay. Kasi, ano eh, parang hindi ka sanay eh. Hindi ka tulad ng mga artista, parang pagdating sa scene, madali na lang sa kanila eh. Kami, nagkakabulol-bulol pa. Talaga? Nahirap sa una. Oh. Pero nung ano, kalauna na, mga nakakatatlo, apat na, ano na, taping na. Day na, medyo okay na. Okay na. Ganong kahirap i-balance? Kasi magkaibang mundo eh, di ba? Magkaibang mundo yung basketball, tsaka yung, ano, yung pag-aartista. Yung isa, kailangan. Tulog ka ng maaga, fit ka. Yung isa naman, isang buong araw, puyatan hanggang mabuo yung ano. Hanggang sa matapos yung episode. Ganong kahirap pa. Hindi, yung ano naman, yung cast naman kasi namin, naiintindihan nila eh. Na priority ng basketball player, yung ano muna, yung career din namin. So, kapag meron kaming commitment, meron kaming ano, mas inuuna yun kaysa sa taping. Ayun. Yun yung naiintindihan nila. Tapos, pwede kang bumalik. Sa taping. So saglitan minsan. Saglit, ano yung minsan ang nagiging kasi, ano na pinakamahirap na schedule na dinaanan mo para sa ano? Yung ano lang taping. Yung nung finals. Mm-hmm. Kasi may taping kami, may practice kami ng umaga. No. Tapos afternoon may press con ng finals. May taping sa umaga rin yung taping.
Taping ng umaga, practice ng 9 to 12. Oh. Ah, before 9 to 12, nag-ano ka? Nag-taping, nag-taping na. Ka na? Oo, oh, meron na. Oo, oh, tapos? Tapos yung press ko ng hapon, oh. Tapos sabak na yun sa ano na. Sa taping na yun, the whole ano. Oh. Tapos next day, game. Practice next day. Diba, hindi ka ba natatakot na baka mga yayat ka sa schedule na yun? Mapait na nga ako eh. Galing mo magtago, hindi alam na. Okay. Hindi so, pala mga sekreto, no? So, anyway, siyempre, sana abangan natin yan, ha? Itong, Ano ba yan? Kailan, every kailan ba yung... No, every Sunday, after Sunday? Ng ano, ng Who Wants to Be a Millionaire. Yun. Talagang handa ka na dyan sa mga chismis na mga intriga. Kasi artist, showbiz eh. Marami yung mga, baka lahat yung mga tinatago mo. Lumabas. Bigal lumabas yan. Hindi, ano lang naman, may katawa. Parang ano lang, yung normal show na patawa lang. Oo. Yung kwela lang talaga. Walang walang seryoso na iiyak ka. Eh, ikaw ba, eh, dahil pinasok mo na yung pag-aartista, pag inoperan ka, handa ka na ba magpa-sexy? Di ba yun ang mga tanong sa mga bago? Oo, oh, di ba? Doon sa bago. Hindi, pero ginawa niya na yun. Baka mag-topless ka. Ganun, oh, topless. Ginawa ko na kaya yun. Ginawa niya na yun. So okay lang mag-topless? Eh, hindi pwede pa. Sigari David lang yun. Okay, so abangan niyo po. No harm, no foul. Bagay na bagay yung title dito kay Beau. No harm, no foul sa TV5. All right. So after this break, ato pag-uusapan na natin yung mainit na topic na sa syempre, yung semifinal series coming up, Rain or Shine versus San Miguel, at saka syempre, ang aming pure foods and Star Hot Shots versus the Alaska Aces. Okay, pag-usapan natin 'yan when the Bro Show returns. Alright, welcome back to The Bro Show. At dito pa rin ako, Richard Del Rosario, Jason Webb. And of course, our guest, Beau Belga. At sarap Beau, na upo ni Beau. Oo nga, sarap siyempre, di ba? Oo, eh, ganda-ganda ngayon ang bagong renovate natin na bar dito. Eh. So Beau, ito, makakalaban nyo ngayon sa semi, San Miguel. Ha? Maraming na medyo nag-aabang dito sa series na to. No? Siyempre, dahil dun sa angulo na si AZ Reed ulit ang makakatapat ninyo. Ikaw ba hanggang ngayon galit ka pa kay AZ? Hindi ko alam. Ba. Hindi ako dyan. Hindi yan, medyo sariwa pa yata yung nangyari dati. No? Hindi naman. Hindi naman sa akin kasi nangyari yun. Eh. Although, siyempre, sa team namin nangyari yun. So, may magtatampo ka rin kahit pa paano. Kasi, ilang conference din namin siya nakasama. Tapos, ganun pa yung mangyayari sa unang pagkikita niya, di ba? So, parang nakakatampo lang. So, yun, parang added motivation sa inyo? Sa akin. Sa'yo? No, sa'yo sa personally? Sino close ni AZ dati sa team niyo? Pinaka-close niya? Halos lahat naman. Kasi, ano siya, magaling si AZ makisama. Okay. In short. Uh-huh. So, talagang close siya sa lahat. May ikipagbiruan siya kahit kanino. So, parang masasabi mo, magandang kaibigan, pero parang... hindi okay na kalaban. Siguro. Hindi, ikaw rin yun eh. Diba, para ikaw rin yun. Ito, tanong ko sa'yo. Doon sa coach nila, kay Coach Leo, may tampo ka ba? Buto mo magtatampo, hindi ko naman naging coach yun. Wala ka naman. Kaya okay, hindi. Kung sabihin mo eh, siyempre. Baka si Coach Leo, may tampo sa kanya. Ha? Ayan. Mabuti pa, alamin na natin. Ha? Sige, sa linya natin ngayon, mga kaibigan. Ha? Ngayon, na San Miguel Beer, head coach, Coach Leo Austria. Coach? Hello. Yun. Hi, Coach. Thank you very much. Ha? Yes. Thank you. Yeah, wow, thank you coach. Una-una, congratulations sa pagpasok sa semifinals. Maraming salamat, pero kanina narinig ko kung may tampo daw si Belga sa akin. Wala. Sabi ko, may tampo ako dahil sabi niya, hindi niya ako naging coach
naging coach ko siya sa, naging coach niya ako sa All-Star. Ah, sa All-Star. Ay, tama pala, tama pala. Sorry ko, sorry. Peace, peace. O nga pala. Peace raw, peace. O nga pala, o nga pala. Kayo, kita mo, ha? Naging coach mo pala si Coach Leo. Ha? Hindi kasi yung All-Star, ano yun eh. Ano? Parang kasiyahan. Ah, kasiyahan. Natuwa ka naman, coach, nung kinotes mo itong si Bo. Ah, well, eh. Sino bang hindi matutuwa kay Bo? Sabi nga ng iba, eh. Masarap sa kampi si Beau Belga, and then mahirap na kalaban. Yeah. Eh kasi naman sa saan ka naman nakakita na nasa bench kumakain ako. All-Star. Aba, the best pala yun. Coach. O, ngayon, coach, ito tanong natin. Ito kasi marami nga nag-aabang dito sa series nyo against Rain or Shine. Diba? Hindi lang dahil sa maganda talaga yung matchup ninyong dalawa. Dahil naging mainit yung last time na nagharap kayo eh. Dahil nga doon sa angulo na si AZ Reed, makakaharap niya yung dating team niya. Si AZ ba, may nasasabi sa inyo tungkol dyan? Pagdating sa mga bagay na yan, nagpapasalamat siya dahil nakuha siya ng Rhino Shine for so many conferences. And then, very thankful siya. Siguro kung may nangyari sa amin before, doon sa game, ano, eh parang ano lang yan eh. Yung parang gimmick lang yata niya ganyan. Nothing personal. And then, lahat naman niya, mga professional eh. Kahit siyang ka maglaro, kahit sa former team mo, o nawala ka, o bumalik ka, eh, being a professional, gagawin talaga nila ang kanilang makakaya para pakita na deserving sila na maglaro in any team. And sa kanya, wala na ba manggit regarding about the Rain or Shine. And ako naman eh, galing din Rain or Shine, well caught before eh. Mm-hmm. Yes, and then, wala naman na ba manggit. Coach Leo, lately, no, yung mga laban nyo na nasa inyo si AZ, ano kayo, 2-0, no? 2-0 so far at big games. May malaki yung mga lamang nyo. What is this bode para sa series na to na so far, AZ has had the number of his former team? Hello. Hello, coach. Nadinig mo yung tanong ni Jason, coach? Hindi ko masyadong ano. Sige, okay. Word for word, ulitin mo. Ang haba eh. Ang haba eh. Iksihan mo na. Sige. Oh. Coach, madalas yung ano, madalas yung panalo nyo against Rain or Shine with AZ on board. Yeah. So, ano ba yung nakita nyong sikreto or ano yung sikreto ni AZ? That's why parang alam niya yung, nakukuha niya yung way para talunin tong Rain or Shine. Well, I think ano eh, talagang pit na pit sila dito sa team namin. At dahil doon sa mga nakaraang panalo namin, tumaas yung ano eh, yung basketball IQ ng team. Okay. Dahil si AC, he's a leader eh. And then, he understand the game very well. Mm-hmm. And that's something na kailangan ng team namin dahil, alam mo naman, mga bata pa yung mga players namin, lalo na si Jinmar. So, marami sila natutunan kay AC. Plus, AC wants to, ano, to win every game. Uh-oh. And since na Rain or Shine ang kalaban, I think, ano, kung sino man ang malalagi sa katayuan niya, talagang gusto magpakita. But yung game na yun, remain to be seen pa rin. No? Hingitan natin kung ano talagang meron ang bawat player. Coach, regarding naman, kasi marami talagang nag-a-anticipate itong series ninyo. Eh magiging physical talaga 'yan. Ha? Oo. Di kaya. Paano ba dapat kayo paghandaan ni Bo? Ibig sabihin. Kasi siyempre, semis na 'to eh. 'Di ba? Titingnan mo naman ano na every time na maglalaro ang Rain or Shine, ay very well motivated sila eh. Because alam naman natin, ang coach nila ay a great motivator dito sa PBA. And that's the reason why nagiging successful sila. But in my team, I'm trying my best na to be tough, hindi physical. Because alam mo, yung mga players na makakalaban mo, ay mga kasama mo sa trabaho yan eh. Mm-hmm. Kung maaari, walang masasaktan eh. Dahil hanap buhay yan ng bawat isa eh. And kung gagawin natin yon, makikita natin kung anong talent meron ng mga players. Yun ang hinahanap ng mga fans eh. Yung magandang layup, magandang dunk. But since this is the championship or playoff to a time, so hindi naman mawawala sa player na gawin ang lahat para manalo. Dahil after ng championship o anong playoff ganyan, may mga nakaabang na bonus sa mga players eh. Mm-hmm. Kaya minsan hindi natin maiiwasan. Kaya masasabi ko dito sa playoff na to, talagang dapat bantayan ng mga fans dahil
parehong hindi magpapatalo ito dahil lalo-lalo na si Coaching eh, talagang very passionate sa kanyang pag-coach. And then I respect him a lot dahil talagang nakakabilib. Lahat ng players na nahawakan niya naggaling sa hindi kilalang team nagagawa niyang sumikat eh. And that is very evident. Alam ng lahat yan. Mm-hmm. But in my teams, ano, I'm trying my best na talagang we have to ano, maximize their potential. Bo, magiging honest lang tayo dito. Sa tingin nyo ba sa matchup nyo, ano yung magiging advantage nyo laban sa San Miguel? Siguro sa amin, kay Wendell. Sa import. Okay, kasi si Wendell, ngayon lang ako nakakita ng import na mas matangkad ako, pero mas matigas sa akin. Mas matibay sa akin. Siguro, pagka na maximize namin si Wendell, siguro mas maganda tatakbin. Para may sinasabi ka na parang mas okay yung import nyo ngayon. Ay, ganit na. Nga kay Ace. Hindi. 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 Ikaw naman, Coach Leo. Kasi, hindi mo naman, kasi si Ace, dinala rin naman kami sa finals. Tama. So, Coach Leo, ikaw naman. Sa tingin mo, Coach, anong magiging advantage nyo over Rain or Shine sa series na to na ipapanalo? Una-una, bago sagutin yan, gusto kong mag-react sa sinasabi ni Coach. Sige. Alam mo, tama siya doon sa sinasabi niya eh, na talagang malaking bagay yung import nila. And then natutuwa ako sinabi niya yun dahil mapapaghandaan na ako. Maraming sekreto yung Coach. Hindi mo, ano yun. Pero, hindi lang naman siya, ano eh. Si Wendell ang nagtatrabaho sa kanila dahil lagi naman silang team effort eh. Kung makikita mo, well distributed yung ano eh, yung minutes sa bawat player. Yes. Ngayon. And kaya nga sabi ko, so take advantage natin ito dahil kahit maganda yung nilalaro ni Coach ni Beau Belga, ilalabas pa rin yan. Yeah. Ganun. And then sa amin naman, I'm trying my best na talagang mamaximize yung potential ng player. And sabi nga nila, malakas daw yung team namin. Sabi ko, hindi naman ano eh. Talent is not enough eh. Mm-hmm. So it requires a lot of hard work. Yes. Dahil ako naman dito sa team eh, this is my first year as a head coach ng San Miguel. So marami pa kaming kulang sa team eh. Marami pang inadagdag eh. Uh-huh. Unlike sa Rain or Shine, matagal na sila magkakasama. And in fact, marami silang finals at saka semifinals na almost every year, every conference, nasa playoff sila. So mayaman sila sa experience eh. Mm-hmm. And yun siguro magiging advantage nila. Mm-hmm. But yung team naman namin, siyempre, magkakasama kami, the best lang kami nag-champion, at a team, o ganyan, siguro, naghahanap pa sila ng pangalawa. And baka gutom pa sila. Yes. But as far as teamwork is concerned, malapit na kami doon sa, ano, eh, sa hinahanap namin teamwork ng team. Dahil, you know, especially kung paano mo palalakas yung sistema mo, it will take a lot of time eh. Hindi naman pwede makuha ito ng 1 year, 2 years. Kung nakaka-3 years ka na, o ganyan, masasabi mong andyan na yung sistemang hinahanap mo. And kung natalo ka pa, maybe you have a problem. Kung hindi naman, ganyan, makikita mo, mamamayagpag yung team mo. Especially if your team is really talented. Yan. Eh, sabi nyo nga, Coach, kayo, gutom pa. Itong si Beau naman, lagi rin gutom to. Gutom din kami. Kasi palagay ko, busog na si Beau. Makikita mo na sa pangalan. Ito, Coach. Sige, bago ka namin pakawalan, Coach Beau, baka meron kang message dito para kay Coach Leo na gusto mong parating dun sa mga player niya. Bago man lang magsimula itong semifinals. Hindi, no. Good luck lang. Good luck na lang sa both teams. And sana maging maganda yung series na ito. Yan. Kaluman, Coach, baka meron kang message dito o panawagan kay Beau. Kung maaari sana, ilabas ni Beau yung kanyang talagang talent, hindi yung kanyang physicality. And then, may the best team win sa atin dahil alam naman natin na both teams are deserving to be in the finals or in the to win a championship. It happens na kami ang magkalaban, so parehong gusto manalo. I think this will be a good series for us. Alright, okay. Thank you very much, Coach Leo. And good luck sa series ninyo.
Okay, maraming salamat. And thank you din at naging guest nyo kahit pa paano. Yes, coach. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you, thank you. Alam mo, bro, ang sa akin, dito sa series nyo, ha, ang importante dito, talagang fight till the end. Talagang bugbugan kung bugbugan. Diba? Talagang kailangan. Pagkatapos ng series na to, pagod na kayo. Oh. Na, tama. Parang ano ah. Ako mo. Pagdating ng finals, wala na talaga. Hindi mo pag finals na. Advantage yung kabila grupo. Advantage yung kabila grupo. No? Kasi, kasi baka lusot kami dun sa kabila. Kailangan pagod na pagod na kayo dito. Saka ano, yung physical, ituloy nyo yung physical hanggang sa mapresinto kayo lahat. Okay lang yun, di ba? Yun ang doon talaga yung talagang laban sa semis. Oh, pero alam mo nakakagulat. I mean, pareho kasi tayo, no. Nag-start kayo 1-4? 1-4. Tayo rin nag 1-4 kaya nagulat na lang tayo no, umabot na tayo dito. Although sila mas maaga yung pag-angat nila. Dahil steam rate nila eh. Oh, nag-peak sila no towards the middle ng elimination na round. Pero ano, kamusta ba yung confidence ng team nyo going into the series na San Miguel? Hindi, good thing na ano yung sa dulo nung elimination kami nag-pick kasi nung una kasi talaga hirap kami kasi nung second conference na sa finals kami kahit na maaga na nasa amin si Wendell wala kaming scrimmage eh. Naglaro kami ng first game namin against San Miguel ba first game nyo San Miguel tama, okay. Talagang wala kalat-kalat kami so yun yung ano siguro yun yung maganda sa amin tapos ngayon talagang magkakasama na kami, ano na kami. Ayun nga, sabagay. Yung nga sinasabi ni Coach Leo, matagal na silang magkakasama eh. So, yun nga advantage. Saka lagi na lang nga sa semis. Yun eh. Oo. So, huwag niyong batiin. Ha? Huwag niyong batiin. Alright. So, okay, we'll take a short break. Okay? Kasi, papatuloy muna natin yung discussion rin natin sa playoffs. Kasi, meron pa isang series. Siyempre, Pure Foods versus Alaska. At para naman di masabi ng ating mga nanonood na bias tayo, although totoo naman. Na-try tayo makakuha, no? Na siyempre makakausap natin from the camp of Alaska. And we'll take a short break. Don't go away. The Bro Show will return after a few. Wah, ganda ng ano natin, no? Kita mo naman, ang laki ng studio, oh. Ha? Kita mo naman yan, ha? Kita mo na. Masinso tayo dito, ano ya? Kita mo naman yan. Alright, welcome back to the Bro Show Palace. At minsan nga mag-schedule tayo ng pool party dito sa likod. Kasi para, maging ano tayo? Huh? Pool Palace. Yan! Diba? Meron na bang ganun? Wala pa namang ganun, no? Meron, pero... Gaya mo, okay lang yan. Mas maraming pupunta dito. Okay, so we're still trying to contact somebody from the Alaska Aces. Actually, kanina, we were able to get in touch with Coach Alex, pero we'd like to congratulate Coach Alex because he just had his first daughter ng kakapanganak pa lang na asawa niya. As in, ito lang, itong araw na to. That's why, nung tinawagan natin, hindi niya pwede sagutin yung telepono. Oh, I see. Okay. So, congratulations sa Coach Alex Compton on your new baby girl. Masaya yan. Another addition to their family. Okay. In the meantime, habang naghihintay tayo, ha, dito tayo kay Beau. Kasi, siyempre, Beau, alam mo, ikaw sa mga most people... Most love to hate. Pero walking around. Kasi sa sobrang daming Hinebra fans eh. Ikaw ba eh minsan eh nakakasalubong ka na parang may sinasabi sa iyo? Wala naman. Siguro dahil takot sila pag sasalubong. Iba yung pag marami, 'di ba? Marami tapos di ka naman mapapansin. Okay. All right. Oy, ito na. Breaking news. Okay, we have somebody on the line from the Alaska Aces. A good friend of ours, of course, Coach Jeffrey Cariaso. Coach? Hello. Hey, Coach Jeff. Hi, guys. Hey, how are you? Buti naman, ha? You answered our call. We, you know, it's just, I'm here with Jason Webb and Beau Belga also. And we just wanted to pick your thoughts, Coach, on what do you plan to do tomorrow? So, first game plan, trying to figure out. Try to figure out what to do with your import. No, but yeah, it's tomorrow's game one.
I look forward to a great series. I think both teams are playing well. So again, it's, you know, not to sound technical, but it's gonna go down to the little thing. We know that. That's right. Eh, sinabi mo na ba? Kasi you've been with us. Sinabi mo na ba lahat na sikreto? Siyempre. Siyempre. Magtago ka naman ng konti. Yung mga motivational talk ni Coach, yung mga game plan niya, lahat sinabi ko na siyempre. Kung naman, pwede natin pag-usapan sa kape. And Coach Jeff, no? I mean, yung team niyo has been consistent here in this conference, no? And you ended up number one. And I think, all the pressure is on you. I think the pressure is on you. You can have it. It's nice that I think our goal was really just to make top four, di ba? Yun naman ang goal ng lahat ng mga teams eh. Yeah. Para kahit papano may choice to be an advantage ka during the quarters. Pero where we are now, yes, at this point, di ba? You know, it doesn't mean anything. So we all know that. I think we're smart enough na alam natin yun. So, you know, like I said, it's going to be a good series. Coach, your import, si Travis Romeo. Romeo, yes. Travis. Parang pwede, yun yung problema natin, binabaliktad-baliktad natin yung pangalan niya. No? He is, yung, siya, I don't know, isa sa talagang pinaka-solid na imports that arrived here in terms of he can do almost everything. How impressed are you? You know, because you've seen a lot of imports that have come while you were playing, while you were coaching. How impressed are you with him? Well, you know, one good thing about Romeo, and it really helps, is, you know, we all know naman lahat ng mga import that comes in. You know, we all know they can play. Uh-huh. So a lot of times the big question is whether they can play with our locals, mm-hmm. Chemistry-wise, and how they do together, stuff like that. So I think we're lucky to have a guy who is who's a good guy, first mm-hmm. of all, and one guy who just likes to play as a team. So mm-hmm. as you notice, his numbers aren't staggering. Mm-hmm. Solid lang siya. Solid. Mm-hmm. So that's what we ask of him. Just be solid, understand what we're doing. And then, you know, play defense. So, you know, again, not looking far. You know, we've been through where we're going to face another good import with Marcus tomorrow. Mm-hmm. And we all know how, not just, you know, how great he is, but again, he's one guy that is, you know, really makes his teammates better. Mm-hmm. He plays well together with his team, and he's a good teammate. So when you have an import like that, medyo tough, di ba? Mm-hmm. It makes your team really good. Coach, and regarding your import, how often or ganong kadalas siya kinukulit about question about LeBron James? LeBron. For those that don't know, diba? Yeah. Yung import ng Alaska was actually a teammate of LeBron in high school. At saka kasama siya dun sa movie. Was it More Than a Game? More Than a Game? Right. Yeah. More Than a Game. Right, More Than a Game, yeah. Yeah. So ganong kadalas? Yeah, actually it's often. Sa Super Dallas nga, medyo naiinis na siya. Kasi yung mga tanong sa kanya kung nasan si LeBron, anong ginagawa ni LeBron. So this guy, I don't know what he's doing. He's in the finals playing. So, but he's a good guy. He really is. He actually hardly talks about LeBron, which is amazing. Uh-huh. So, but it's just funny. But, you know, just a small fact. You know, out of the four that was in the movie, if you really understand the situation, siya yung bali outcast guy that sort of came into the group, di ba? Yeah, yeah. So hindi siya yung original na close na dalawa or tatlo eh. Uh-huh. So, and not that it makes a difference, but it's just something that I'd like to share. Uh-huh. Well, it looks to be a perfect fit for Alaska, no? Mukhang perfect import nga tong si Romeo Travis. Does he have any weakness that you can share? Is it okay with Coach Richard and Coach Jason if you step out muna? Baka sakali lang naman eh. Pero siguro what I can do before the game, I'll just ask him about LeBron. Para mainis siya. Para mainis siya before. Yeah, masira yung concentration. Para mawala siya sa mood, sige. Yeah, okay. Coach! Meron ka bang message para sa mga Star Hotshots fans?
No, I miss ka na nun eh. I'll see you guys tomorrow. I'll be loud. Well, yun lang. Just you know, like I said, both series is going to be great. Both, you know, we have four good, solid teams is going to go at each other. So, you know, the PBA fans are going to, you know, can only expect a really good series. Each and every day, no? Every day, may laro eh. So, yes. Every day should be fun. Yon, all right. Thank you very much, Coach Jeff. Ha? And good luck. Good luck sa Titan. Yes, sir. Yeah, thank you. Thank you for that. That's why I wasn't answering. I was getting a haircut. Ah, so, talaga? I was getting a shave. Nagpa-haircut ka na? Nagpatubo ka naman ng buhok? Pero na yun. Meron na pala. All right, see you in the semis. All right, guys. See you in the games. Good luck. Thank you for having me on board. So, thank you. See you all again. Right, thank you very nice much. Thanks, Coach. Okay, bye, guys. Bye. Okay, that was Coach Jeff Cariaso, assistant coach of the Alaska Aces. Ayaw talagang magbigay na wala, wala. Sanay na yun. Oo, pero yun nga, I mean for us, very, very tough. Dahil nga, meron nga sila rin Jeff Cariaso na galing dito sa Star Hatchet. Oh, you know, he has inside information being with the team for so long. Buti na lang. Buti na lang na. Galing ka rin ng Alaska. Oo nga. No. Pero hindi, yung coach ko nun, si coach team eh. hindi, kala ko sasabihin mo, buti na lang, nandun na si Jeff, kaya ka nakapasok dito sa Star. Pero layo pa ng binyahe nun. Ah, tama. Oo, marami pa inigo. Baka sabihin nila, ano tayo, ma-bias tayo. Hindi naman, ma-bias tayo masyado. Kailangan meron rin tayong phone patch sa ano, coach ng... Star Hotshots. Ma, meron ba? No. Sino ka phone patch natin? On the line right now, Coach Richard, can you hear us? Hello? Coach Richard? Nandiyan ba siya? Hello? Yes? Coach Richard, welcome to the Bro Show. Thank you. Okay. Bob, baka may tanong ka kay Coach Richard. Nandiyan ba? Tanong mo naman, tanong mo, baka ano, tanong mo. Ha? Ano daw? Coach, kamo. Tanong mo muna. Parang, di ba ako parang pinturahan ng bait ito, kakausapin ko sarili ko. Ano, huwag na. Hindi, tanong mo na. Hindi, ano mo na mga coach, yung ano, how do you feel going into the series against Alaska? Well, ano naman, we feel that, we have a good chance, and it will all boil down to the assistant coaches. pero we'll just, we'll, basta 100% lang, 100%. We'll do our best, we'll do our best. Coach, parang medyo, parang may sakit ka ba? Parang pinupulmonya ka ba? Ano ba? Nga naman, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Coach Richard? Yeah, medyo nandito ako sa spa ngayon eh. Wala na ba? Yeah, medyo bubulong-bulong ako. Kung baka magising to. Yung ano eh, ano, nasa kalagitnaan tayo ng, kalagitnaan ng masahe. Ito yung pinakamasarap na pa. Coach, sige, never mind. Thank you for joining us at tuloy mo na yan. At sana masaya yung ending, ha? Oo, sige. Sasabihin ko na din. Ay, Dai, tuloy mo na to. sige, storbo kayo. Thank you. Okay. Para fair tayo. Lahat in-interview natin. Napaka-professional, ha? Pero mo kahit nagpapamasahe sila sa telepono. Ikaw ba ginagawa mo ba yun pag nagpapamasahe ka? Katabi mo yung telepono? Hindi. Ah, hindi. Ano, hindi ka nagtatelepono o hindi ka nagpapamasahe? Hindi ko mamasahe. Madiwala ako sa'yo. Hindi ka nagpapamasahe. Home service kami. Home service. Ayan yan. Okay, sandali. Saan tayo napunta eh. Okay, pag-usapan natin si Beau. Ayun nga, no? Nawala tuloy ako. Yung ano, yung people love to hate. Yeah. Oh, given yan eh, di ba? Oh. Hindi nila masabihan si Beau pagkakaharap. Kasi siyempre takot eh. Matatakot, di ba? Kasi laking tao, di ba? Kaya ang ginagawa nila, dinadaan sa tweet. Okay. Ngayon, ha, eto na. Maghaharap-harap. Magbasa, Bo, gagawin natin. Babasa tayo ng mga tweets. Ito, tweets. Mga mean tweets eh. Meron diba, mga, ano? Wala mong good tweets? Diba, mga kuha, yung mga ito. Ang hirap, may mga ang hirap pangalan, ano eh. Ang hirap pa hanapin ng good tweets. Pero yung mean tweets, madali, mas marami. mas marami yung mean tweets. Ito, pinili lang namin, sinala namin. Pero isang bandehado yung sinala namin. Konti lang pinalusot namin. Kung ano yung matira. Oo, tsaka, pero ito, hindi ito invento ah. Ito talaga may mga nag-tweet dito. Ito, unahin natin ha. Yung unang tweet,
kanino ba galing tong unang tweet na to? Basta, sinabi niya. Hindi, ito. Kanino yung unang tweet daw? Meron ba dyan? Hindi. Ito, basta, ang sinabi. Andyan ba? Wala, hindi natin makuha yung pangalan. Ayan! Hindi, ito. Her name is? Wag na yun, no? Yung ano na lang niya, Twitter name na lang. Okay. Ayan, si Therese. Okay, at Hua Therese. Ayan. Basahin mo. Ito, ha? Saan magbabasa? Sige, okay. Beau Belga, more like Boo Belga. Sanay na ako dyan. Sanay ka na dyan? Saan di ka na nabibigod? Sa pure, sa ano pa lang, sa Bimig pa lang dati, ganyan na. Bimig pa lang. Bimig pa yan, tagal na rin. Ang dami ng pangalan sa nun. Pagka binubuka, hindi ka na naapektuhan. Hindi. Boo Belga, Boo. Luma na rin yun, mag-isip naman kayo ng bago. Sagutin mo yung mga tweet nila. Dito mo sagutin yan. Yan, ganun din yung pagkalbawa yung ganyan. Sabi mo, luma na yan. Okay. Ito. Sige. Beau, basahin mo. Mukhang ito, inis na inis sa'yo si ano, galing si Lars. Inis sa'yo si Ining. Baka may ginawa ka dito kay Ining, kaya nang inis sa'yo eh. yan ato yung nagmamasahin sa bahay. wala kang tinatago ha. Ito si Ining. Langyang Beau Belga to, ang yabang. Hindi naman. Sagutin mo! Kunyari, kausap mo si Ining. Bait-bait ko kayo. Bitayin mo manood na show mo. May manood ka na lang ng no harm, no form. Matatanggal yung galit mo sa akin. Yeah. Matutuwa ka. Tsaka ano, pag minasahe mo, doon na lang daalin. Pag minasahe mo sa uli. I-hug mo na lang. meron pa. Ito, Amiel from Castro. Ayan. Amiel Castro. Sabi sa'yo. Handa mo na, taba mo. Kakainin ka na ni Junmar. Ano mo sasabi mo dyan? Para lang malaman nyo, si Junmar, vegetarian. Ay, hindi makain ng taba. Ay, bala yun. Allergic sa taba yun. Hindi natatakot si Bo. Naging roommate ko yan. Ano ba kayo? relationship ni Junmar? Kasama niya ng sa Gilas. Roommate kami, naging mag-roommate kami. Okay. Sa mga biyahe namin. Tapos, magkatalikod kami. Hindi wala kami pasina. Pero magkatabi ba kayo? Hindi naman siguro. May hirik si Junmar ano eh. Dota. Si Daddy Ping. Pinanood ko lang siya. Kahit anong tingin ko eh. Mga tatlong oras na kami, hindi ko naiintindihan kung anong ginagawa ni Junmar. Ikaw anong ginagawa mo sa computer nun? Wala akong dalang computer. Wala. Wala akong TV. Nagpapamasahe lang siya doon. Mahal! Okay. Sige, ito next. Meron pa. Ang daming subs. Ang daming mean tweets eh. Last na ba yan? Sige. Galing lang. Kay Magic. Okay, yung ano? Taong mahal mo, parang si Beau Belga. Sasaktan ka lang. Ganun ba? Ganun ka ba talaga magmahal? Ano ka ba kasama sa ano yun? Ah? Kapag ka nagmamahal ka, nasasaktan. Minsan. Ganun ba? Yun. Ganun. Galing to si Magic, ha? Pwede yan, ha? Pick up line yan. Bakit ba? Ikaw ba, sa tingin mo ba, fair ba yung impression sa'yo ng mga tao na ikaw ay nananakit lang? Hindi kayo. Hindi ka ba? Hindi. Ano yung nananakit? Oh. Hindi na nga ako pinapatawag sa PBA office eh. Aba, diretso matawag si Eman. Sino Eman? Monfort. Oh, bakit? Bakit? Day, ano? Ha? Ano? Di ba? Magbibinta lang ano. ganun ba? So, hindi ka talaga nananakit? Hindi oh. Anong hindi na ako pinatawag sa PBA office. Ano ka ba? Hindi na. So, anong tawag mo sa mga foul mo? Hindi na ako pinatawag sa PBA office kasi sabi nila, banner raw ako doon. Ban ka na. Sa dami. Ito bang conference na to, na-fine ka na? Technical. Technical. Pero mga playground wala. Kumbaga yung technical sa'yo, technical normal lang. Na yun. Normal na yun. So, ano tawag mo sa mga foul mo kung hindi pananakit yun? Pagmamahal. Yeah. Kasi biro mo, pag pinapaul ko kayo, niyayakap ko kayo. Yeah. Oh. Kaya lang, pag niyayakap ko kayo,
hindi na kayo makagalaw. Minsan nga, pag na-miss na yung pagkayakap, kahit baksak niya, gusto pa niya yakapin. Yayapusin na naman niya, haabulin pa niya sa babae. Ganun katindi pagmamahal. Gugulong kami. Oh, gugulong pa. Biruin mo naman. Oh, magpasalamat pa kayo. Ha? At niyayapus kayo ni Bo. Dahil na naman sa show niyo, mamaya, marami na. Sabi ko na eh. Sinubukan talaga namin maghanap ng mga good tweets para kay Bo. Pero talagang nasa archives na yata yun. Wala. Sa pinakailalim na yata. Pero yun nga, sanay na si Beau Belga. So, yun na ba yung last? Yun na. Alright. Okay, thank you very much sa lahat ng nag-tweet. Ha? And of course, we would like to thank Beau for coming once again. Yes, talagang ang daming nanonood pag sa guest natin eh. Talagang interesado eh. Malamang ba ano yun? Fans ng Ginebra. Ayun. Ngayon may mga bagong fans ka dahil yung sa San Miguel hindi pa masyadong dumidikit. Oo, magkakaroon ka na naman ng bago. Ngayon talagang first time ata kayo magkaka-series na ng matindi ng San Miguel. Hindi, nagkaroon na rin kami nung ano pa sila. All Filipino last season. Ah. Ano rin, semis din. Okay. Ano rin yan. Petron pa sila ng Petron. Naku, mapahalan to. Magmamahala kayo. Okay, so ikaw, ibitay mo muna bago tayo magpahalan yung sa show mo. No harm, no foul sa July 5 after ng Who Wants to Be a Millionaire. Pilot episode yun. So, abangan nyo, masaya yun, masaya. Katuwaan. At siyempre, after noon, yung mga fans naman ng Rain or Shine para sa semifinal series ninyo. Ayun, sa Thursday, game 1 ng semis against San Miguel Beermen. Sana suportahan nyo kami. Di ka na, hanggang game 5, todo nyo na. Dugo ko, dugo! Doon nga pala sa mga teammate ko, relax lang tayo. Ayaw nyo umabot. Ayaw nyo umabot ng final. Sunod pa. Nag-aabang. Alright, of course, we'd like to thank si Coach Leo Austria rin and Coach Jeff Cariaso. Nakausap natin kanina via phone patch. And of course, thank you rin sa mga lahat ng tuloy-tuloy na nanonood ng Bro Show. Ikaw, Jason, para sa fans naman. And of course, eventually, makikita nyo rin kami sa ibang ano. Saan? Yung pa rin. Yung sa iTunes tsaka sa ano. Yan. Na, hindi na. Hey. Before we go, ano, bago tayo malis, yung love advice ulit ni Bo mamaya. Paulit love natin. Advice? Yung live advice na. Ay, nasa YouTube na tayo, bro. Ah, YouTube na pala. Nasa YouTube na tayo. Hanapin nyo lang kami doon. Okay? Anong love advice? Yung love advice niya kanina, yung pagmamahal. Tungkol sa pagmamahal. Ah, so babasa natin kay Bo yan mamaya. Sige. Before we go. Pero, sige, habang ni-prepare natin yon yung advice ni Bibo about pagmamahal, nakalimutan natin pasalamatan. Coach Richard Del Rosario. Ayo. Okay. Sana okay na yung na masahe diyan. Okay. Ito end to end the show. Love advice. Mula kay Beau Belga. Ito maganda 'to eh. Yung taong mahal mo parang si Beau Belga. Bakit? Sasaktan ka lang. Dapat dumeno eh. Mamahalin ka tapos sasaktan ka ng konti. Yeah. Love hurts. If you're Beau Belga. Alright, thank you for watching. Bye, bros. So, bye. Ubusin na natin.